Ayan, so ito naman po ang ating chika ngayong araw. So narito po yung 10 artista natin na di umano ay mayroong kakaibang sakit at buong puso nila itong ibinahagi sa publiko. Ngayon, ibabahagi namin kung sino-sino sila at ano-ano ang kanilang mga sakit. At number 1 po sa ating listahan ay si Miss Chris Aquino na may tinatawag na chronic spontaneous urticaria. Isa ang queen of all media, Chris Aquino, sa mga artista na open book ang buhay sa publiko at always na nagbabahagi ng kanyang personal na mga karanasan, mga patrabaho man o politika. Ayon rin sa kanyang Instagram post, napag-alaman na nila kung ano ang sakit na meron siya. Ang diagnosis ng doktor sa kanya ay meron siyang tinatawag na autoimmune disease na ang tawag ay chronic spontaneous urticaria. Ayon pa sa kanyang post kamakailan lang ay, sinabi niya, "To be specific now, no, I have chronic spontaneous urticaria and yes, mine is an autoimmune disease. I am now and for the rest of my existence will be on high dosage antihistamine and having the EpiPen will always be crucial. Severe allergies are life-threatening because of anaphylactic shock," sa pagpapatuloy pa niya sa kanyang caption. "I disclosed that I started maintenance medication to control my hypertension in 2015. I also have ongoing treatment for severe migraines. You know my life's journey. Thank you for being with me through the tears and victories. I am proof love makes us strong because we know why we are fighting." Number 2 sa ating listahan ay si Mr. Kim Atienza na may tinatawag na Guillain-Barré syndrome. Noong 2013, napabalita umano na nagre-recover na ang dating It's Showtime host na si Kim Atienza sa kanyang sakit na Guillain-Barré syndrome di umano. Ayon pa sa balita, sa parehong taon raw ay mutik na di umanong mabawian ng buhay ang matanglawin host dahil raw sa stroke. Saad pa sa ulat, ang Guillain-Barré syndrome daw ay isang karamdaman na kung saan ang immune system ay inaatake umano ang healthy nerve cells sa peripheral nervous system sa katawan ng isang tao. Ito raw ay pwedeng maging sanhi na heart and blood pressure problems and paralysis. Number 3 sa ating listahan ay si Ai Ai de las Alas na may inamin ni Miss Ai Ai de las Alas na mahigit isang dekada na siyang nakikipaglaban sa sakit na psoriasis. Number 4 sa ating listahan ay si Paolo Vidiones na meron din siyang psoriasis. Gaya ni Ai Ai de las Alas, ang TV host na si Paolo Vidiones ay may parehong karamdaman sa balat na psoriasis di umano. 2017, inamin ni dating News 5 anchor ang tungkol sa di umano'y skin condition niya. Ang psoriasis ay inilalarawan umano bilang raised red scaly patches that appear on the skin. It typically affects the outside of the elbows, knees, or scalp, though it can appear on any location. Number 5 sa ating listahan ay si Miss Angelo De Leon. Ang dating TGIS star ay kinuwento umano sa kanyang post noong 2016 ang nararanasan niya. Ayon sa balita, ang kondisyon daw na ito ay tinatawag na Ball's palsy, kung saan di umano napaparalyze ang isang bahagi ng mukha. Number 6, Gerard Pizarras, na meron ding tinatawag na Bell's palsy. Kaya rin ni Miss Angelo De Leon, ang dating wildflower actor na si Gerard Pizarras ay na-diagnose din raw ng Ball's palsy ayon pa sa ulat. Number 7 sa ating listahan ay si Miss Abby Asistio na mayroong tinatawag na alopecia. Isa si Abby Asistio na nagbahagi ng kanyang karamdaman at sabi sa balita, ishinare din niya ang kanyang journey patungo sa recovery mula sa ibinahaging sakit niya na alopecia. Ang sakit na alopecia ay autoimmune condition na characterized as the loss of hair due to damaged hair follicles. Number 8, ating listahan si Michelle Madrigal na may tinatawag na Hashimoto's disease. Kamakailan lang ay kinuwento ng dating actress na si Michelle Madrigal na meron umano siyang rare illness at ang tawag dito ay Hashimoto's disease. Sa isang post rin ay kinuwento niya kung anong uri ng sakit ito. Ang sabi ni Michelle, "So I have recently been diagnosed with Hashimoto's disease along with other millions of young and older women who suffer from it." Ano nga ba ang Hashimoto's disease? Ito ay isang autoimmune disorder that can cause hypothyroidism or
Underactive thyroid, it means that my immune system makes antibodies that attack the thyroid gland. The thyroid becomes damaged and can't make through thyroid hormones. Number 9 sa ating listahan ay si Red Bustamante, na meron siyang tinatawag na karamdamang incontinentia pigment. Ang child actress naman umano na si Red Bustamante ay na-diagnose ng unusual na sakit di umano na tinatawag na incontinentia pigment. Isa raw itong sakit sa balat na bagamat pwede daw gumaling ay di umano'y nakakamatay raw ito kung hindi na ipapagamot. Number 10 sa ating listahan ay si Miss Alma Moreno na may sakit na tinatawag na multiple sclerosis. Ayon pa sa balita, isinugod umano si Alma Moreno sa hospital noong 2009 dahil di umano sa sakit niyang multiple sclerosis. Mga 2000 daw na na-diagnose ang actress sa sakit na ito at ani pa sa balita, ang sakit na ito ay inilalarawan bilang pagkakaroon ng patches at hardened tissue in the brain or the spinal cord because of loss of myelin. At ito raw ay pwedeng magdulot ng partial or complete paralysis. At yan ang ating mga balitang showbiz. Abangan nyo pa ang mga susunod ko pang video para sa mga balitang showbiz. At kung gusto nyo ang ganitong mga chika o mga ganitong mga balita ay mag-subscribe na kayo para updated tayo sa mga showbiz balita. Thank you for watching!